Di po pwedeng mag-take effect muna ang order ni Mayor Isko on face shields in Manila, so required pa rin po technically. Well, that's one way of looking at it, no? Another way of looking at it is null and void po siya for being in violation. Sa face shield po ba, kailan kaya magkakaroon ng desisyon ang IATF? Kasi I understand even Metro Manila mayors ay may recommendation. At sa Manila, niluwagan na rin yung pagsuot ng face shield. Pero when it comes to nationwide at talagang national government decision, kailan po kaya magkakaroon ng desisyon dito sa face shield? At kayo po ba ni Secretary Lopez ay kasama dun sa mga IATF members na agree na alisin na yung face shield? Was sasagutin ko muna po yan, no? Yung tanong kung sangayon ba kami personally. No? Ako po personally, dahil galing nga po ako sa New York at nag-stop pa ako sa Dubai, nakita ko na wala naman pong face shield at mukhang balik na sila sa normal. Pero ang aking pakiusap po sa mga local government units natin, sa ating mga mayor, lahat po ng mayor ay under po the control and supervision of the president in the executive branch of government. At ang desisyon naman po ng IATF ay desisyon din ng ating presidente. So ang desisyon po ngayon ay kinakailangan ipatupad muna ang face shields habang pinag-aaralan naman po. Hindi naman po natin sinasabi na hindi tatanggalin yan. Pero antayin naman po natin ang desisyon ng IATF dahil meanwhile po, until hindi nababago ang desisyon ng IATF, the order of the president through the IATF is ipatupad pa rin ang pagsusuod ng ating mga face shields. Pero, huwag po kayo mag-alala, pinag-aaralan naman po yan. At baka naman po, ma-leave na yan. Konting pasensya lang po, pero kinakailangan sundin po naman natin yung chain of command, no, sa executive branch of government. Yeah, if I may follow yung kasagutan doon, sangayon po ako doon sa polisiya sa ngayon, pinag-aaralan po at intayin natin pagkataon ay mawawala yan at nakikita rin po naman natin na baka with low risk levels yung face mask will do, but you know, being a, you know, lahat tayo nang galing dito sa sitwasyon ng yung nagkaroon ng surge and all that, para po sa akin o sa asabi nyo nga personal basis, ako po magsusuot pa rin ng any eye protection. Kung mawala man ang requirement sa face shield, kahit sa lamin na walang grado, magsusuot pa rin ako. Para lang talagang mapatuloy-tuloy yung hindi tayo mahawa talaga. No? Yung may enough protection tayo. Habang wala po yun, face shield is still the best complement po sa ating face mask. Iba na po yung safe. Iba na po yung para sa atin po yun. Opo. Now, halos lahat naman po ng desisyon ng IATF is either ratified or binigyan ng presidente ang kapangyarihan na ang IATF na mag-desisyon. At dahil lahat po ng mga mayor ay nasa control and supervision pa rin po nating presidente, kinakailangan po lahat ng mga mayor ay sumunod pa rin po sa mga pulisiya ng IATF hanggang hindi po ito nababago. Ang aking pangako naman po, pinag-aaralan naman po ng IATF kung kinakailangan o po pwede nang tanggalin ang paggamit po ng face shields. Antayin na lang po natin ang desisyon ng IATF. Opo. From Angel Ronquillo ng DCXL Armen, for Secretary Lopez, ngayong nasa alert level 2 na ang Metro Manila, ilang pong manggagawa ang nakabalik sa hanap buhay na? Ilang negosyo ang muling binuksan at magkano ang inaasahang revenue ng bansa dito? Same question po yan ni Sam Danilla ng Business Mirror. Okay, nung minomonitor natin yung impact nung dito sa employment, lalo na nung nagtaas, nag-ECQ, MECQ, alert level 4, at bumaba sa 3, ngayon 2. Ang total lahat na naapektuhan dyan ay ang mga 1.8 million yung talaan po natin noon. At dahil sa mga movement pababa ng mga alert level cases, ang mga natira po sa estimate namin bago nag-alert level 2 ay mga 100,000. Around 100,000, more or less. So, ito po yung inaasahan nating makabalik ngayong alert level 2. At base naman sa studies ng NEDA, ay may mga 3.6 billion pesos na revenues ang aasahan per week na makabalik because of alert level 2. Ang bottom line po dito ay ito na nga po yung inaantay natin na
mapagbabalik po sa economic activities. In fact, kinakamusta ko rin ho yung mga iba-ibang sector sumula ho nung weekend at saka ho ngayon. Sila po ay masayang-masaya na parang na-feel na nila yung pagdating ng mas masaganang kapaskuhan kumpara po last year. Kumpara last year. So, sana nga po hindi lumala uli, wala tayong surge. Kaya ho, napaka-importante ho talaga. Even to the establishments na siguraduhin nila yung sumunod yung at kanilang mga customers dito po sa Lumong Public Health Protocol. Sa ngayon po, when you talk of sa mga restaurants, they follow the 50% seating capacity. So, talagang every other seat ang kanilang sinusunod pa rin. Kasi nga, bawal pa rin yung magkatapatan. Ano? Yung, so, by default ay talagang nagiging 50% capacity seating sila. Opo. For Secretary Roque, pasensya na po, may follow-up lang po si Tristerada sa face shields. So, ibig sabihin po ba, hindi po pwedeng mag-take effect muna ang order ni Mayor Isko on face shields in Manila? So, required pa rin po, technically, Tristerada ng CNN Philippines. Well, that's one way of looking at it. No? Another way of looking at it is null and void po siya for being in violation of an existing executive policy decreed by the President himself, no, in the exercise of police powers. Opo. From Lanes Capanti ng GMA News Online, may stop gap measures po ba to address crowding in public places amid East Alert Level? Well, unang-una, ang panawagan po natin is sa ating mga kababayan. Nasa kamay po natin ang muling pagsipa ng kaso ng COVID-19. Nasa kamay natin ang patuloy na pagbubukas sa mga negosyo para maging dahilan na tayo po ay magkaroon ng mas maraming hanap buhay. Huwag po natin sayangin yung pagtsatsagaan natin ng halos 2 taon na. Nakatiis naman po tayo ng 2 taon ngayong mas marami ng sektor ng ekonomiya ang bukas. Eh, paintingin pa rin po natin ang mask, hugas, iwas. At syempre po, bakuna. Opo. Tanong mula kay Jay. You're cracking on that okay, one. Paalala lang natin. Kasi sa ibang bansa, sure, kita ni spokes ito. Sa ibang bansa, nung nagluwag sa face mask, wala nang nagsusot ng face mask. Nagtaasan, nagkaroon ulit sila ng surge. So ayaw natin mangyari ito. Sa UK, sa US, nakita natin yung pagtaas. Kahit highly vaccinated na yung mga lugar, ay nagtaasan pa din. Kaya ho talaga ngayon, unti-unti sila nagpapalik ulit ng requirement na yon. Kaya paalala sa atin, importante pa rin talaga yung face mask hanggang totally mawala po ang COVID. Tama po yan. No, wag na wag yung tatanggalin ng face mask. Yung mga ekonomiya na nakita kong bukas na po, ang New York, ang Dubai, lahat po sila naka-face mask pa rin. Pero yung mga nagtanggal ng face mask sa Europa, sumipa muli ang mga kaso. So wag po na yung papayag na masasarado na naman ekonomiya dahil mataas po ang kaso ng COVID. Mask, hugas, iwas. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!